What's up mga idol? For this video, papakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng handbrake ng sasakyan DIY. As you can see mga idol, makikita nyo dito sa handbrake na sasakyan na full adjust na or mataas na yung play. So, meaning to say, hindi na masyadong kumakagat ito. So, kailangan natin adjustin. Pero depende rin sa inyo mga idol kung anong klaseng setup ang gusto nyo. Gusto nyo yung mahabang yung play or gusto nyo yung maliit lang, yung ganun, gumagana na agad. So, buksan natin dito at last recourse natin doon sa likod, sa may gulong. Doon tayo mag-a-adjust kung full adjust na tayo dito. Alright, let's go! As you can see mga idol, meron tong screw bolt dito. Dalawa, dito. At saka dito. Buksan lang natin para makita natin kung anong nasa loob. Alright. Okay, so ayan mga idol, makikita natin dito, full adjust na tayo. Hindi na natin pwede i-adjust ito kasi sagad na yung nut niya. So ang gagawin natin, ibabalik na lang natin yung cover tapos buksan natin yung dalawang gulong, doon tayo mag-a-adjust, okay? Okay, so pagpapaluwag ito mga idol, counterclockwise lang gagawin natin. Jack na natin para umangat. Tapos pwede na natin luwagan masyado. Alright, natanggal na natin mga idol. So, konting tips lang mga idol. Para iwas tayo sa disgrasya, aside nitong jack, yung gulong na tinanggal natin, ilagay natin dito bilang support na rito. Kung sakali yung jack pumalya or matumba, pag hindi yung flat yung surface, may tendency talaga yan na matutumba. So, mas mainam na lagyan natin ng gulong dito para safe yung sasakyan natin. Alright? At saka dito, yung cap na ito mga idol, tatanggalin natin to para mabuksan natin yung loob. Plus glue lang yung gagamitin natin. Matatanggal na ito. Dito sa loob, meron itong malaking nut. Okay? So, tatanggalin natin to. Medyo mahirap to kasi may lock itong nut na ito. Tapos pagkatanggal nito, pwede na natin itong kunin para makita natin yung loob. Okay, ang gagamitin natin mga idol, number 30 na wrench. Yan, number 30. Tapos lalagyan natin ng extension para madali lang tanggalin. Okay, same procedure mga idol, counterclockwise lang din tanggal. Tapos pagbalik ng nut, clockwise. Ayan, medyo madali lang kasi may extension yung gamit natin. Pwede din natin tanggalin. Gamit tayo ng ratchet para mas mabilis. Set lang natin ang ratchet ang counterclockwise.
tapos para hindi marumihan, lagay natin dito sa cup yung mat. Careful po tayo mga idol sa pagtanggal natin ito kasi meron tong bearing. Dalawa, doon sa loob at dito sa labas. Mayroon siyang bearing para mag-support ng pag-ikot ng gulong. Ayan, matigas. Masyadong kapit yung brake natin. Good pa yung settings. Kaso lang yung handbrake medyo maluwang na. Okay, kung mahirap talaga tanggalin, pwede natin gamitan ng stud bolt para support. Balik natin. As you can see mga idol, okay pa, walang mga leaks. Walang leaks yung brake shoe natin. Kapal pa. Yan, kita niyo naman makapal pa. So, pwedeng-pwede pa. Lilinisan lang natin para matanggal yung asbestos na nagamit na. Lilinisan din natin yung mga tread para iwas lost tread. Okay mga idol, ito yung i-adjust natin. May nut ito. Tapos connected ito dito sa cable ng handbrake natin. Ang nut ng handbrake, ito mag-i-expand ito. Ito, tapos ito mag-i-expand ito. Yan, tanggalin natin. Gawin natin, tanggalin natin ito, ito. Tapos makikita natin or mabaklas na natin ito. Luluwangan natin to, may thread ito dito. Okay mga idol, ito yung i-adjust natin. As you can see, ito may thread po ito. Tapos pag matigas, simple lang lalagyan na natin ng oil para maging smooth. Plies or long nuts. Gagalawin talaga natin para smooth yun pabalik natin. Hindi yan mag-stack up. Nakikita nyo dito mga idol, mataas pa yung adjustment niya. Yan. So, konting adjustment lang kailangan natin para maging okay yung handbrake natin para kumagat agad. So, ang ginawa ko is as much as possible kasi nabuksan ko, nalilinisin ko lang lahat para okay din. Tsaka yung mga parts dito, meron ito mga alikabok. So, tanggalin natin para pagbalik natin parang good as new rin. Ayan, smooth na. So, ilagay natin pabalik tapos ititest natin. Kayong mag-adjust ng ganito mga idol, gamit lang itong flat screw. May butas dito sa labas. Tapos meron din naman itong spline tsaka alalayan nyo lang ng long nose at kahit ano. Tapos, ikutin nyo lang yung spline. Yan. Maa-adjust yan. Depende na sa inyo kung anong mas comfortable na way na mag-adjust kayo. Pero sa akin, mas comfortable way ko pag bubuksan ko talaga itong buong hub kasi malilinisan ko lahat. Pero pwede na naman dito. Kaso nga lang, hindi nyo matcheck kung okay ba ang
okay pa ba ang brake shoe nyo, or manipis na, or bakal na lang. So, depende sa inyo. Alright mga idol, natapos na natin linisin ito lahat. Tapos, adjust na rin natin yung ano dito, adjuster. Tapos, yung lock, importante itong lock. Huwag natin kaligtaan ito. Kasi ito yung magsisilbing lock para hindi gumalaw itong adjuster natin. Tapos, lagayin natin yung hub. Dahan-dahan lang para hindi matanggal yung bearing. Kasi dito, masakit na yung bearing. Alright, tapos, before natin i-final, check natin kung smooth ba ang ano natin, gulong, pag-ikot. Okay. Malalaman natin to pag ilagay na natin yung nut. Kung okay ba. So, ilagay muna natin. Dapat mga idol, tamang higpit lang ito. Baka pag higpitan yan masyado, baka malustrate siya. Anyway, may lock naman ito eh. Hindi ito basta-basta natatanggal. Ayan ito. Pag tumigas na, okay na. Okay, ayan. Kaya natin paikutin. So, makikita nyo smooth naman. Alright. Tapos, check muna natin yung handbrake natin. Ipihit natin one, ano lang. Try natin. Okay ba? So, ayan, matigas. Ayaw umikot. So, meaning to say, okay, na-adjust na natin. So, tamang-tama lang. Tapos, same procedure din sa kabila. Hindi pwede yung adjustin natin itong dito na side, tapos doon na side ay hindi natin i-adjust. So, dapat pantay lang para smooth ang handbrake niya. Alright mga idol, tapos ko nang i-adjust yung handbrake natin. So, ang ginawa kong setting is yung maliit lang ang play, kasi yun ang nakasanayan ko. Depende na rin sa inyo kung anong gusto nyo, yung mahaba yung play or yung konti lang ang play. So, try natin. Yan, makikita nyo, umiilaw na yung park light. It means na umagat na yung handbrake. So, ipakikita ko sa inyo ngayon kung gaano kaliit yung play. So, one click lang. So, depende na rin sa inyo kung anong klaseng setting ang gagawin nyo para sa handbrake nyo. Kasi, depende sa inyo kung anong uri ng personalization yung gagawin nyo sa sasakyan nyo. So, alright. Thank you for watching mga idol. Till next time.